So ayon nga sa mga pahayag na ito ni Spencer Dinwiddie sa kanyang interview para sa team ng Washington Wizards, ang Los Angeles Lakers daw, ang Toronto Raptors at Miami Heat ay may illegal nga daw na ginawa bago ang free agency. Sila nga daw ay nag-tamper or kinausap nga ang mga NBA player habang sila ay under contract sa ibang team. Or in short, hindi pa pumapasok ang free agency ay nagre-recruit na nga ang mga team na ito, itong Los Angeles Lakers, itong Toronto Raptors at Miami Heat, ayon dito kay Spencer Dinwiddie. Dahil natanong nga kasi ng isang reporter itong si Spencer Dinwiddie kung ano ba daw ang naging komunikasyon niya or pag-uusap nila neto ni Bradley Beal bago pa nga pumasok ang free agency. At agad-agad namang sinupalpal neto ni Spencer Dinwiddie yung tanong na yon, at sinabi niya na tampering nga daw yon. At ito, dinamay niya pa nga ang Lakers, Miami Heat at ang Toronto Raptors. Sinabi niya sila nga daw yung nagtatamper at hindi nga daw itong si Spencer Dinwiddie at si Bradley Beal. So hindi lang nga basta sinupalpal neto ni Spencer Dinwiddie ang tanong na yon, nandamay pa nga siya ng ibang NBA teams. So tingnan nga natin guys kung makikinig bang NBA dito kay Spencer Dinwiddie at imbestigahan din itong ginawa ng Lakers, ng Miami Heat, Toronto Raptors, or palalagpasin nga lang nila ito. At para nga sa ating next balita ay isa tong napakagandang balita dahil isang injured player na si Jamal Murray na nanggaling sa ACL injury ay ito, balik na nga sa basketball court. At hindi nga lang siya basta pa dribble-dribble or patakbo-takbo sa court, nagsushooting na rin itong si Jamal Murray. So it's a very good sign nga, napakagandang sign nito para sa player na nagkaroon ng ACL injury. Ibig sabihin, maganda nga ang nangyayari sa recovery nito ni Jamal Murray at baka sa next season, makita na rin natin agad itong si Jamal Murray. So get well soon pa rin para sa kanya at pati na rin mabilisan ngang recovery. At bago nga natin tapusin ang topic natin about kay Jamal Murray, kung hindi nyo alam, April nga ito na injury si Jamal Murray at ngayon August, 4 na buwan pa nga lang, pero ito mukhang mabilisan nga ang kanyang rehabilitation. So muli, get well soon para dito kay Jamal Murray. At para sa ating huling balita, tungkol nga ito dito sa sophomore player na si LaMelo Ball. Dahil nung nanood niya siya ng Summer League sa kanyang kuya na si LiAngelo Ball, ay suot niya na nga at ipinakita niya na nga ang kanyang unang signature shoe dito sa kumpanyang Puma. At tinawag nga nila itong MB1, kagaya nung signature shoe niya nung sa kumpanya ng tatay niya na Big Baller Brand. So ito, isa na namang muling signature shoe para dito kay LaMelo Ball, kaso sa iba namang shoe company. So tingnan nyo guys, ano bang masasabi nyo? Nagagandahan ba kayo or hindi? Comment down below your opinion. At doon na nga natin tatapusin ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!